Yun o. Boss Lucio. Yo, what's up mga kapatid natin? Again, mga kapatid, house raid na naman to. Actually guys, hindi to house raid kasi ang pupuntahan natin guys, it's shop raid. Yes mga kapatid, dahil pupuntahan natin ang Toy Shop Manila dahil dun sa napanood din ang video dito na nare-raid natin yung bahay ni Ilay Gaming at guys, nakita natin yung mga laruan ni Ilay Gaming. And mga kapatid natin, ngayon, pupuntahan natin kung saan nabili lahat ng mga laruan na yun. And for sure, mas marami pa tayong makikita ang mga laruan na magaganda. Sana all talaga mga kapatid. Kasi guys, hindi siya ganun kamura. Medyo may value talaga guys at may presyo talaga yung mga laruan na yun. Kasi nga, may mga limited at guys, kung mga nagpapamahal dun, halimbawa, 10 piraso lang nilabas nito sa buong mundo at merong ganong isang yun, ay sobrang mahal talaga. And mga kapatid, ito na nga, inimbitahan na nga tayo ng Toy Shop Manila para ma-features or mapuntahan natin, makita natin in person yung kanilang tindahan o yung kanilang shop para sa lahat ng kanilang laruan. And mga kapatid, ako excited din ako dahil mahilig din naman ako sa mga laruan. Ang problema lang guys, is pera. Yun lang talaga ang problema kasi mga kapatid natin pagdating sa mga ganyang bagay. Pero yun na nga mga kapatid, napakalaking oportunidad nito dahil mga kapatid, mismong Toy Shop Manila guys ang lumapit sa akin. Nakakataba ng puso. Maraming salamat po Toy Shop Manila. By the way mga kapatid, ito Tandang Sora yung pupunta natin. Nandito again ako sa Manila. So alam nyo na, babiyahe lang ako guys. In 3, 2, 1. Yo, what's up mga patid natin? So ngayon lang ako na vlog kasi nga mga patid, dahil nga lakas ng ulan at dito sa Mindanao Avenue guys is napakainit naman. So yan mga patid, at nagpalit na ako ng damit, nabasa na po kasi yung damit ko. So I'm driving guys, babalikan ko na lang kayo in 3, 2, 1. Yo, what's up mga patid? Nandito na tayo sa Toy Shop Manila at guys, nahirapan ako mag-park and mga patid, to, tara, labas na ako. So yun na nga mga patid natin, nandito ang aking talent manager, yan si Boss Godwin. Andito na nga tayo sa Toy Shop Manila. So, hindi mo na kami pumapasok eh. May artista sa loob. Bawal pumasok. So, ito na mga kapatid. Papasok na tayo sa loob. Pero dito tayo sa likod dadaan para makita natin guys yung mga iba nilang stock. So guys, ito na. Re-ready na natin. So, walang kikilos ng masama kasi guys, wala lang. So, yun mga kapatid. Ready na tayo. Pasok na tayo sa likod. Ito na. Woo! Daming laruan guys. Ito ang Toy Shop Manila. So ito mga kapatid natin, makakita natin na iba-ibang laruan dito. Oh, Boss Godwin. Wala tayong masig eh. Wala tayong masig. Maski ako mga kapatid, wala akong masig. Grabe. Daming laruan dito. Hindi lang laruan makikita mo dito. Basta maraming ano dito guys. Si Boss Noy ang pinakamayari ng TSM. Yan, si Boss Alex. Si Boss Alex. Kumbaga o may si CEO to like, meron si CEO Alex ng Toy Shop Manila. Ayun o. Ayun daw. And ayun din si Ma'am In. In and out. Mag-unbox siya guys eh. Mag-unbox siya. So, papanoorin natin yung unbox niya. Medyo sensitibo yung unbox niya guys eh. Basagin mo ah. Basagin mo. Ay, sorry. Sige. Sorry vlog. Ilangan natin yung mga iya-assess. Para siguradong. Wala na shaman. Oh, gusto pala yung shaman team. Para sigurado. Wala na shaman. Walang mga miss out. Ito yung katawan ni Dev. Pero may pang-aparo dito. Wala na ba? Wala na ba? Makamimamiss. May hilig ka magtapon ng box, ha? Wish! Buti napon akong box. Ay, grabe. May pan.
Sisilipan pala siya. May choice pala, may lagyan mo ng palda or hindi. Okay, naka-ready na mag-tigil. Tingin ko lang. Yeah. Ako na naglagay. Ano? So yun mga patid natin, grabe dito guys, sobrang daming laruan. Nakita nyo naman yung montage na pinakita ko sa inyo. Doon pa lang yun ha. Ito pa mga patid, at meron ditong arcade video. Video karera mga patid, may video karera dito. Kung gusto mo maglaro po pwede. Binibenta rin natin nila to no? Hindi? Ay hindi pa. So guys, ayan, kita nyo naman, ang dami pang laruan dito. And mga patid, meron pa dun. So ayan guys. So yun mga patid, lahat ng mga content creator na pumupunta dito guys, mga streamer, kung ano man, YouTuber guys, TikTokers, pumipirma daw dito kay Chinchan. Ayan mga patid, ito siya. Ayan, ayan siya. So marami na mga pumirma, si Sungit, si Mami Ro, ito si In, ayan lang, ito pa, Griselda Robert, meron pa doon sa Puwet guys, si Kelly. Yan, nandyan. So ito sila B-Wise and si Omay Venus saka si Wise. Ito magkatabi sila. So mga patid, ako saan tayo pipirma dito? Saan kaya tayo pwede pumirma dito? Sang uso na lang. Oo. Ano mga yun? 5:24. Yun o. Boss Lucio. So nakikita niyo yung pangalan na yan guys. Ayan. So guys, yan yung mga ebidensya na mga nakapunta dito sa sa Toy Shop Manila. So yun na nga mga patid natin, grabe, nalula na kayo sa montage, di ba? Hindi lang yan, sobrang dami. Baka nga kainin ng 10 minutes, puro montage lang eh. Pero syempre mga patid, kailangan natin kausapin si... Kung pwedeng kausapin mga patid dito sa Toy Shop Manila. Dahil nandito na si Sir Noy na yung ating tatanungin. Alam ko maraming kagaya ko na hindi pa aware sa ganito na meron pala mga PVC, vinyl, resin. Ang alam ko lang resin kasi yun yung na-hype, di ba boss, talaga na... Talagang madaming mga content creator, mga sikat na ganun ng resin. So guys, ako ngayon ko lang nalaman na yung mga ganito guys, kala ko talaga resin din. Kasi pag titignan mo siya sa camera, parang resin din boss, diba? Pero plastic lang siya. Maraming diniscuss sa akin dito, medyo hindi ko na nga, hindi na nagsisink in sa utak ko. Kasi may mga plate and everything, may mga lisen. Parang lisensya na rin ba boss? Parang ganun. So, iba pa yung certificate. So may birth certificate, hindi pala ito mga to. Iba may birth certificate, nalala-license. Ayan, si interview mo natin si Boss Noy. Boss, ano lang, kailan nag-umpisa ang Toy Shop Manila? Actually, Toy Shop Manila started way back 2016. Kaya hindi na siya matagal. Pero yung binibenta kasi ng Toy Shop Manila before is more on parang mga China toys. Yun yun. Tapos merchandise kasi to before. And then more on, ako kasi, more on collector ako. So avid collector ako ng mga anime figures. More on Naruto figures ako kasi maka Naruto ako. So in terms of that, nung last year during the pandemic, medyo mas lalo ako naging hype sa pagka-collect dahil nga lagi tayo nasa bahay noon. Masyado akong naano sa collection ng mga anime figures. Then to come na hindi lang din pala ako anime collector, more nasa art toys din ako and then sa kicks, yung mga sapatos, collector din ako noon. Then aside from that, meron din ako mga card collections katulad ng Magic the Gathering, yung MTG, kung alam nyo. NBA cards way back before pa nung elementary pa ako noon eh. And then up to high school, kaya may natatabi pa kami mga NBA cards. Ngayon, yung tungkol naman sa toys, yung pinag-usapan natin, naging seller ako September 2020 last year. So ngayon lang din pala boss na yun. Kasi nagkaroon ng maganda, actually yung nangyaring hindi maganda sa akin last year, actually hindi naman talaga ako magsiselling. Just because of may magkaroon hindi magandang pangyayari, yun yung naging stepping stone ko. Kumbaga yun yung nag-open sa akin to go for selling. And then, yung natutunan ko sa marketing sa company namin as marketing director, ginawa ko lang naman, small help lang sa toy community. Nakikita ko kasi sa toy community, parang naglalaro lang lahat sa toy community yung selling. Ngayon, ang parang sa akin, naisip ko noon last year, bakit hindi i-combine yung mga different communities na magsama-sama, yung katulad yan sa toys, then kinombine ko yung gaming community sa toy para lumawak yung market. So baga, hindi lang sa toy community yung market mo, kumbaga yung mahilig sa anime lang. Kumbaga yung mga gamers kasi that time, alam ko,
na mahilig niya sa anime. At saka mga ngayon, yung mga tao ngayon, mga millennials yan, lahat yan lumaki. Kasabi nga namin dalawa ni Craig, lahat yan lumaki na may anime na. Oh, di ba? So yun, sasama tayo sa frame. So, Boss Noy, tuloy natin yung ano. By the way guys, nandito rin si Ina. Tatanungin din natin siya mamaya kung paano siya napasok dito guys. Kasi sobrang ganda talaga mga patid. Sobrang ganda talaga. Ako hanggang ngayon, una natin pinasok to kay Sungit and then na-amaze ako. Ngayon mga patid, mas lalo akong... Ay, nako. Actually, yung ang resin kasi at saka yung mga kahit PVC yan, hindi mo ma-appreciate sa picture yan. Yun. Ma-appreciate yung mga, ano, yung mga figures. Ma-appreciate mo yan kasi, pagka nandito ka na. Post siya ng post. So ako, nung nakikita ko yung mga post niya, ang ganda, okay. Tapos pag nalaman ko yung presyo, parang di worth it, di worth it. Grabe naman yung presyo. Nung nandun na ako sa kwarto niya, dun pala sa pinto, sabi ko, wow, sabi ko ganun, lalo na to, laki niya, no? Yan, di ba? So, yun yung mararamdaman mo. Kasi iba kasi pag nandun na sa harapan mo. Actually, dito sa Toy Shop Manila, yung mga buyers namin, alam yung sabihin ko sa inyo, ayaw pumasok. Kasi alam nila malalason. Lason. Kaya minsan, yung mga ibang buyers namin, gagawin, pick up lang talaga, kasi talagang sa gate lang. Kasi alam nila, hindi nila mapipigilan na wala silang madadagot kahit maliit na bagay. Grabe. Ganun. Tapos ayun nga, kanina may sinasabi sa akin si Boss Noy about dun sa PVC. Yun nga na parang hindi alam ng mga tao. Ang alam ng mga tao is puro resin lang. Oo. Kasi actually, medyo namamatay. Naging hype kasi ngayon yung resin, but they don't know yung mga bagong collectors ngayon na meron tayong tinatawag na PVC. Yung tinatawag natin PVC, actually, dalawa yung klase, no? May soft and hard vinyl or PVC. Yung vinyl and PVC, isa lang naman yun eh. Yung characteristic ng dalawa ngayon eh. So, pero in short, vinyl, or kaya in short ng ano, abbreviation niya, PVC. Yun lang. Pero Boss Noy, may matitips ka ba sa mga kagaya ko, kunyari, if ever magko-collection na rin ako, anong matitips mo sa amin na baguhan pa lang sa ganitong ito, collection na ganito? Actually, sa makwento ko lang sa inyo, nagsimula ako sa bootleg. Yung pinakita mo sa akin. Yung mga fake or yung tinatawag nating dupes. Yung mga nasa Lazada, Shopee. Mga Shopee, gano'n. Yung mga China, gano'n. Pero matitip ko lang sa inyo, actually, yung bootleg naman, okay naman yan, okay mag-collect kayo. Pero ngayon, sa mura ng PVC, na mga anime figure. Parang nag-collect ka na rin ng ano eh. Nag-collect ka na rin ng authentic na toy. So, para sa akin, if you're going to in collection, tignan mo rin yung budget mo. So, kailangan malaman mo muna kung afford mo ba. Kasi, iba ang addiction pagdating sa collections. Sa bagay. Yun. Kasi, magiging hobby mo na siya. Hanap-hanapin mo yun. Kumbaga, kung may na-collect kang isang maliit, lalaki yun. Promise. Believe me. Ganun ka na rin ba, In? Pina-addict ka na rin, nilasong ka na rin. Nagbabudget pa ako. Ayun, si Miss In, tanongin na rin natin, paano siya napasok sa ganito? Ano kasi, mahilig ako sa collection talaga. Tapos nagko-cosplay din kasi ako. So, sobrang in love ako sa anime. So, lahat ng mga cosplayer. Diba? So, nung una, nag-collect ako ng clothes. Kasi anime cosplay. So, hanggang napunta sa toys. Noon na-appreciate ko yung toys kasi parang may nag-gift sa akin ng isang resin figure. As in resin na figure. Tapos doon ko siya na-appreciate na parang, ha, ang ganda na. Tapos tinuloy-tuloy ko na, ha, nalasan na ako na sa akin. Hindi mo na mapigilan. Pag may budget, go, no? No. Pero ano siya, kailangan mo talagang pag-isipan. Investment din siya sa sarili mo. Yun pala, speaking of investment, ang dami ko nang naririnig na ganyan na sa mga posts na, hindi lang sa posts, sa mga ibang content creator din na nagsasabi na investment daw to. Ngayon, yung mga kagaya ko nung umpisa, kagaya kay Jamil, sabi niya investment daw yun. Sabi ko, sa isip ko, paano naging investment yan? Boss, baka pwede mo namang i-explain yan. Actually, sa collections naman, anything about collections or about sa mga gaytong bagay, in time kasi, lumalaki yung presyo niyan. So, once you invest, especially, hindi ko lang sinasabi to kasi may nagkuna na nito sa PVC. Ano, parehas to, PVC or mapa-anime PVC. Ah, okay. Japan, ano ka, so, kahit PVC pa siya? Oo, tumataas yung hype, lumahype yung presyo. Pero depende. Depende kung yung production nun, kasi sa production tayo eh. Kung still continuous yung production ng isang, sabihin na for example, yung isang ganun naman yun eh, kahit naman anong bagay eh. Okay. Kung continuous yung production and then hindi limited,
yung production number ng isang item or isang anime figure, hindi tataas yung presyo niyan. Kasi nga, marami pa rin yung circulation niya sa market. Pero once na mag-stop yan, and then tumagal yan, at least 10 years, para masabihin mong vintage na, doon na mag-accumulate yung price niya na hindi mo na mahanap. Katulad ngayon, for example, BTX. Ang hirap mo hanapin ng BTX. Kasi ilan BTX lang yung... is batang X? Hindi. Hindi. Yung may kabayong puti, na hindi yung ano, hindi yung K-pop pa, 'di ba BTX? BTS 'yon, BTS. Yeah, 'di ba? Alam mo parang BTX. Basta mga lumang ano na. Basta 'yung mga luma before. Katulad pero nung, 'yun may Senki pa ako nakita. Katulad nung Senki. Isa lang ang lumabas na Senki. May maliit niyan, AU Studio tsaka 'yan na may maliit na Senki na SD 'yun, 'di ba? SD tsaka itong 1:6 scale na Senki. Ngayon, pagdating naman sa resin kasi, hindi ko din discriminate 'yung PVC kasi may mga PVC din ako. Kasi may mga ibang PVC, katulad ng sabihin natin Sentai Robot, yung mga Voltage Spike. Tingnan mo, magkano yung mga presyo ngayon ng mga Sentai Robot. Kasi nga, wala na siyang circulation. Kumbaga, stop na yung circulation. Pag gumawa si Chogoki ng ganun, sabihin natin ilan lang yung pieces na gagawin niya, then stop na siya doon. So, mangyayari noon, tataas na yung presyo. Katulad ngayon, yung balita is that yung Bigeko mag-i-stop na for Naruto. So, tumataas yung value ni Naruto. No? Naruto figure ngayon. Ngayon, pagdating naman... Tapos iba pa yung plate, boss, yung mga ganyan. Hindi, iba pa naman yung tungkol sa resin. Pagdating naman sa resin... Okay, so yung mga ganyan, yung resin lang yan. May mga plate. Sa resin lang. Kasi yung sa PVC kasi, depende pa rin dun sa manufacturer ng PVC kung still continuous pa rin ba or ilang ba yung ma-manufacture nilang figure sa ganun. Hindi ako ganun ka-expert, but pagkakaintindi ko lang, in my knowledge, at sa nakikita at research ko, ganun yung pagkakaintindi ko sa kanya. Ngayon, pagdating naman sa resin naman kasi is bago sa Pilipinas. Actually, matagal na ang resin, pero nag-hype kasi talaga siya last year sa Pilipinas. Dahil, di ba, syempre nakita nyo, 2019, nakikita nyo, may nagtitiktok-tiktok ng mga ano, di ba? Kahit ako, na-elips ako doon sa mga ano. Oo, yung sa China, diba? China ba yun? To the point na may masyadong naging dumami na yung nagpaparating ng resin last year, up to now na sobrang dami na talagang gusto, resin yung collections kagad nila. Yun. Ngayon, sa resin kasi, yun, ang pinaka-highlight sa resin kasi, kaya siya sinasabing investment, meron kasi siyang tinatawag na production number. For example, yung parang yung ace dun sa likod, 3 out of 5? Oh, yung 3 out of 5. Kutulad nun, 5 visas lang siya ginawa international. International number niya. Million yan? Hindi naman. Hindi naman. Pero syempre, in time... Million? Oo. In time, may angat. In time, oo. Mm, ganun siya. Actually, may mga iba pa rin na ang taas na ngayon ng mga value. Especially license. Oo, oh, license. Yung mga license. Yun, pagdating sa resin naman, meron na yung tinatawag, sa resin kasi, meron kasi tinatawag mag-license. Tapos, meron naman na authentic, pero hindi license. Pero hindi siya bootleg. Di ba? May mga ganun kasing wording kami. So ngayon, ang gulo, di ba? Kasi nga, hindi siya kinoconsider. Oo, rin eh. Nalilito ko nung... Kasi kanyari, itong nasa likod natin, hindi ito license. Pero hindi siya bootleg. Pero, authentic siya. Pero hindi kasi siya kinikilala nung mismong creator ng One Piece na license siya. Yun lang naman kasi yung kinukuha doon eh. So, pag license kasi, is more certification ka na kinikilala to ng One Piece. Itong figure mo. Yun ang ibig sabihin nun. Iba pa yung kaninang sinabi ko sa'yo na meron pa siyang may iba't ibang itsura eh. May coin, may plate, tapos or sa base. Minsan, ang tatanong yung tao, ba't walang ano to? Ba't walang plate to? Hindi nila alam, wala talagang plate yun kasi nasa base yung numbering niya. Oh yun, parang ganun pinakita niya sa service. Tapos may certificate pa minsan. Kala mo, gagraduate na siya. Galing sa NSA daw, NSO. So yun, mga patid, baka magtanong kayo. Boss Lucio, anong ginagawa mo dyan sa toy? Ay, kala ba gaming tayo and tech and everything? Guys, yeah, alam ko hindi siya masyadong related sa tech. Pero mga patid natin, dahil ang content naman natin sa channel natin, it's improving our gaming room, guys. May sinabi sa akin si Boss Noy kanina, it's yung sa toy community and sa gaming community, pinag-combine niya. So natuwa ako doon and gusto ko lang talaga guys na marinig nyo rin yung sinabi ni Boss Noy. Kasi guys, maganda talaga, hindi porket kasi gaming tayo, dapat nakabukod tayong gaming, di ba? Pwede naman tayong may pag-connect sa ibang mga community. Actually, yun lang na may magiging tulong ko sa toy community is to expand yung market. Kasi hindi lang sa toy community, but to other communities. Like now, or engaged to gaming. Kung mapapansin ninyo,
si Torshop Manila is engaging to all gamers, hindi kahit ano pang platform yan or anong gaming nilalaro mo, engage kami sa iyo na to give you opportunity to know ano ba yung ano about anime figures or kaya yung mga resin or PVC yun. Para sa lahat ng gamers for sure mahilig sa anime, no? Oo. Siguro tapos, 90%. Ngayon nga mga patid natin, hindi lang naman ako yung nagsasabi nun, marami naman. Hindi naman namin kayo pinupusbilin yung mahal, di ba? Kasi hindi naman, kung may budget guys, kung kaya naman, again mga patid, pag collection, it's yung addiction nga. Hindi naman natin mapipigilan yun guys. Basta may budget, control lang tayo. And ako, halimbawa lang guys, ako aminin ko. Sa ngayon, dahil hindi naman ganun kalakasan yung aking kita, siguro pwede ako mag-start sa mga PVC, di ba? Di ba boss, pwede naman yung pwede naman tayo dito sa JCS carpet. Yun. Pero hindi, tips ko lang din sa iba na gustong magano. Kasi guys, ang dami nag-PPM sa akin. Di ba nagtatanong kayo saan ko nabili yung laruan kong Zoro dun sa kwarto. Sa Lazada ko lang nabili yun. Ayun nga sa Lazada. And mga patid, ngayon lang ako naging aware nga na may mga plastic pa. Kasi ang iniisip ko kasi, kaya hindi ako lumalapit sa mga ganito, like the Tong Toy Shop Manila. Ang alam ko kasi resin, and then pag alam kong resin, mahal. E di so iniskip ko na agad. Ngayon, meron palang mga vinyl and ayun nga, mga PVC grabe. Ngayon guys, and then hindi sila kamahalan. Kagaya na to guys, so may presyo pa. O, tignan nyo yung presyo. 900 pesos lang guys. Tsaka mas quality siya kasi yung sa Lazada guys. Sa picture lang maganda yun, pero pag nakita nyo, banlag yung Zoro ko. Pero yung sa totoo, itong kinuha niya, sakto to, pwede itong kasha to ilagay dun sa loob ng CPU. Oh, ito talaga yung ano, yung height na yung mga bantay sa CPU. Yung nasa loob ng CPU, di ba naka-glass? Yung sa akin, naka-ganito yung CPU ko may nakalagay na ganito. Ayun o, di ba? So, worth it to guys. Kasi yung nabili ko sa Lazada guys, nasa 800 pesos yun. Tapos pangit pa. Ito mga patid, 900 lang. Punta lang kayo dito sa Toy Shop Manila guys. Boss, may mga ano ba, social media, di ba? Meron na. Oh, for Toy Shop Manila, we have our Facebook page. You can follow our Facebook page, our IG page. Toy Shop Manila lahat yun. Oh, Toy Shop Manila lahat yun. So, yun lang naman. Nag-ship kayo nationwide? Nag-ship kami nationwide. Meron naman tayo mga courier na mga affiliated courier. Iba talaga Toy Shop Manila. Sungit, thank you nga pala. Ginawa mo akong developer ng subdivision. Executive Boss. Boss, ano ba mga gagawin natin? Mas maganda siguro, pwede natin i-invite si Boss Lucio sa, siyempre, sa sarili kong collections. Doon, bawal si Mommy Ro. Bakit? Magdadagpot na mga collections ko. So yun, si Mommy Ro, bawal daw doon. Nakita ko na rin mga collection ni Mommy Ro, pero expert daw yun kasi ayusin pa ni Mommy Ro yung stante niya. Wala pa daw, kay sungit pa lang daw yung mga spray. Mag-unbox ka? Hindi, baka mapasag ko. Si Inga natanggal yung tenga eh. Invoice na lang din, pamaksa ka yan, declare na doon. VIP yun. And mga patid, again, kasama ko si Boss Godwin, talent manager ko, guys. And again, si Ma'am Ian nandito. Tutulin muna natin to dito, guys. Balikan ko kayo, guys, in 3, 2, 1. Mag-memoryanta lang muna kami, ha? So yun, mga patid natin again, sa mga gustong umorder sa Toy Shop Manila guys, again, lalabas dyan sa screen lahat ng social media niya. At mga patid, lalagay ko rin sa description box. At huwag kayo mahiya mag-comment, mga patid, kasi nagbabasa si Boss Noy doon. Mga comment baka, di ba, maalay nyo. Makakuha kayo ng mga promo. Again, mga patid, thank you kay Boss Godwin, yung talent manager ko. At nilapit na tayo kay Boss Noy. Again, yung pinaka-CEO ng Toy Shop Manila. And again, kay Ma'am In. And guys, si Ma'am Kelly nandito. Kilala nyo naman si Ma'am Kelly. Sama-sama nandito. Sa, lahat nandito na. And si Boss. Broly. I'm Black Broly. The Black Ultimate Juris pa na habi. Boss Juris, ayan. Saka pala mga patid natin si Boss Noy. Yung excellent home decor guys sa mga cabinet. Yung kagaya dun sa vlog natin sa raid ng bahay ni Sumit, yung cabinet guys. Sila po yung gumawa nun. So yun lang mga patid natin. Kung hindi kayo naging satisfied dito sa aking ginawang video guys, pwede kayo mag-comment dyan sa baba. Babasahin ni Boss Lucian at pupusuan. At syempre mga patid, kung ikaw ay bago dito sa ating channel, gusto nyo pa makakita ng maraming unboxing. At ngayon mga patid, may bago tayong community papasukin guys. Nalaso na tayo. May unbox tayo guys. Mabagong unboxing to mga patid, mga laruan. And syempre mga patid, thank you again sa Toy Shop Manila. At may binigay sila sa atin guys ito. Bukod na video yan guys, unbox natin. Try natin basagin yung resin. And mga patid, pag pinasag, magte-trending tayo sa toy community, no? Di ba? Pado. So, gyan, nung pawasag.
Boss Lucio, ang inyong stream coach para sa inyong mga stream and tech problem. Happy streaming!